Si Florence Danan Gaida, ipinanganak na si Florence Lansang Danan, 16 ng Oktubre taong 1928, na mas kilala bilang si Rosa Rosal, ay isang nagwaging award na famas na pelikulang Pilipinong tinaguri ang orihinal na femme fatale ng sinehan ng Pilipinas. Kilala rin siya sa kanyang trabaho sa Philippine National Red Cross. Para sa kanyang mga gawaing makatao, natanggap niya ang 1999 Ramon Magsaysay Award for Public Service, isang gantimpala na malawak na itinuturing bilang Asia's Nobel Prize. Siya ang ina ng TV host na si Tony Rose Gaida. Si Rosal ay ipinanganak na si Florence Lansang Danan sa Maynila. Ang kanyang ina na si Gloria Lansang ay nagmula sa Santa Rita, Pampanga, habang ang kanyang ama na si Julio Danan ay may lahi na Pranses at Ehipto. Ang kanyang kapatid na lalaki na si Don Danan, ay dating kumilos bilang stand-in para sa artista sa Hollywood na si Rudolph Valentino. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, nagtrabaho si Rosal bilang isang newsreader sa isang istasyon ng radyo na pinapatakbo ng Hapon. Makalipas ang ilang sandali matapos ang gyera, nagtrabaho si Rosal ng part-time sa San Lazaro Hospital. Isang gabi, dumadaan siya sa isang shooting ng pelikula habang naglalakad siya pauwi, at nakita siya ng producer ng pelikula na si Luis Nolasco. Inalok siya ng isang kontrata sa pelikula ni Nolasco, na namuno sa kanyang sariling sangkap, ang Nolasco Brothers Studio. Karera sa pelikula ang Nolasco Brothers Studio ay nagpalabas ng Rosal sa Fort Santiago Kapitulo 1, 1946. Ang kanyang screen name ay kinuha mula sa mga salitang Tagalog para sa Rose at Gardenia. Noong 1947, si Rosal ay itinapon sa tapat ng Leopoldo Salcedo sa Camagung 1947. Ang kanyang pagganap ay nakakuha ng pansin ng iba pang pangunahing mga studio ng pelikula, at siya ay nakasign sa isang kontrata sa LBN Pictures ng pinuno ng studio na si Doña Sisang De Leon. Pinakita siya ng LBN Pictures sa kauna-unahang pinagbibidahan niya sa 1949 na pelikulang Biglang Yaman. Sa buong 1950s, si Rosal ay nagbida sa mga drama sa costume tulad ng Prinsipe Amante sa Rubitania 1951, at sa mga naturang neorealistang drama tulad ng Anak Dolita ni Lamberto Avellana 1956 at Baggio 1956, na kapwa pinagbibidahan ni Tony Santos Sr., at Biyaya ng Lupa ni Manuel Silos 1959, na binanggit niya bilang pinakamagandang pelikula na nagawa niya. Para sa kanyang tungkulin sa Anak Dolita, nakatanggap si Rosal ng CP mula kay Pangulong Ramon Magsaysay. Siya ay tinanghal na famas best actress noong 1955 para kay Sunny Boy, at hinirang ng tatlong iba pang mga beses para kina Dagohoy 1953, Biyaya ng Lupa, at ang lahat ng ito pati na Ang Langit 1989. Sa kabila ng kanyang mga seryosong tungkulin, si Rosal ay magiging pinakakilala noong 1915 para sa kanyang mapangahas na paglabas sa pelikula. Wala siyang pag-aalinlangan na lilito sa on-screen sa mga bathing suit, nakikilahok sa mga eksena sa paghalik o sa paglalaro ng mga kontrabida. Sa labas ng screen, pinangunahan ni Rosal ang isang tahimik at pribadong buhay. Nag-enroll siya sa mga klase sa gabi sa Cosmopolitan Colleges at nakakuha ng degree sa Business Administration noong 1954. Sandali siyang ikinasal noong 1957 sa isang pilutong Amerikano, si Walter Gaida, na may anak siya, si Tony Rose, na kalaunan ay naging isang host sa telebisyon. Noong 1960s, si Rosal ay naging isa sa mga namungunang artista sa Pilipino na regular na lumilitaw sa telebisyon.
Naging kabit siya sa dramatikong serye ni Cecil Guido Alvarez na Balintataw sa ABC-5. Noong dekada 1970, si Rosal ay nagbida sa Iyan ang Misis Ko, isang sitcom na nakatuon sa pamilya kasama si Ronald Remy. Noong 1976, lalabas din si Rosal sa Sakada ng Ben Cervantes, isang pelikula na pinagbawalan ng gobyerno ng martial law ni Pangulong Ferdinand Marcos. Mga pagpapakita sa TV Damayan at Kapwa Ko Mahal Ko'y pinakita ang dalawang pampublikong serbisyo kung saan dumating ang mga taong nangangailangan ng tulong upang humingi ng tulong kay Rosa. Ulila Lingguhang Drama Antolohiya ni Rosa Rosal sa BBC Channel 2 1976-1980. Mga aktibidad na makatao, sumali si Rosal sa Philippine National Red Cross bilang isang volunteer member ng blood program nito noong 1950, at nahalal sa Board of Governors nito noong 1965. Ang Rosal ay naging kilalang kilala sa kanyang pagsisikap na itaguyod ang donasyon ng dugo sa Pilipinas. Tumulong siya na pasimulan ang mga programa ng Red Cross na nag-set up ng mga sesyon ng pagdurugo sa loob ng mga campus at kampo ng militar, kabilang ang base militar ng Amerika sa Clark. Inimbitahan niya ang mga pinuno ng politika at mga embahada ng ibang bansa para sa mga donasyon upang may upgrade ang mga pasilidad ng Red Cross. Nagtatag din si Rosal ng pagmamahal sa crisis ng kababaihan sa loob ng Philippine National Red Cross. Ang pag-ibig ay naglalayong tulungan ang mga walang asawa at nangangailangan ng mga buntis na ina, pati na rin ang paghahanap ng mga tahanan para sa mga hindi nais na bata. Sa mga donasyong nakuha mula sa pondo ng pork barrel ng mga miyembro ng Kongreso, pinatakbo din ni Rosal sa kanyang personal na kakayahan ang isang pondo sa kolehiyo para sa mahirap ngunit karapat-dapat mag-aaral. Nag-host din si Rosal ng dalawang programa sa telebisyon na serbisyong pampubliko, ang Damayan at Kapwa Ko Mahal Ko, na humihingi ng tulong pinansyal at medikal para sa mga mahihirap na pasyenteng medikal. Sa kabila ng kanyang malawak na pagkakaugnay sa donasyon ng dugo, hindi kailanman nag-abuloy si Rosal ng dugo, dahil sa kanyang presyon ng dugo, na mas mababa sa antas na kinakailangan para sa mga nagbibigay. Karangalan, noong 1999, iginawad kay Rosa ang Ramon Magsaysay Award para sa public service. Siya ay binanggit para sa kanyang buong buhay na walang tigil na kusang loob na serbisyo, na pumukaw sa mga Pilipino na unahin ang mga pangangailangan ng iba kaysa sa kanila. Noong 2006, iginawad ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Rosal ang Order of the Golden Heart na may ranggong Grand Cross sa habang buhay sa serbisyo publiko at para sa kanyang trabaho sa Red Cross. Noong 1950s, habang nasa kalagitnaan ng 20s, tinanggihan ni Rosal ang alok ni Pangulong Ramon Magsaysay na hihirangin siya bilang pinuno ng Social Welfare Administration, ang inalinhan ahensya ng kagawaran ng Social Welfare and Development na nasa antas ng gabinete. Noong Nobyembre taong 2008, iginawad kay Rosal ang Adam Fernando Habang Buhay Achievement Award sa 22nd PMPC Star Awards for TV. Salamat sa panoorin ng video, mangyaring mag-subscribe at maging share upang sumuporta kami.